Sally. Hello po. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I'm Sally and this is Ma'am Sally Vlogs. Tungkol po ba saan ang aking vlog ngayon? I have a good news po. Good news. Yay! I already received my first check sa aking YouTube channel. And ang i-discuss ko po ngayon is yung experience ko sa aking unang sweldo. Kasi para po ito sa mga bagong YouTubers na kagaya ko na sa pag-fill up po ng Google AdSense. Kasi may problema po ako dito ngayon sa check-in na to. Actually, hindi ko po nagamit itong check-in to. Why? It's because nakapangalan po siya sa aking channel. So, number one tip po kapag ka mag-fill up para pa sa mga bagong YouTubers dyan. Never or wag na wag niyo pong pipiliin yung check or cheque. Kasi once na pinili niyo po yung cheque, automatic po kapag sasweldo na kayo, cheque po ang darating sa inyo, sa bahay ninyo na nakapangalan po sa inyong YouTube channel. Yan. Dalawa po ang choices dun eh. Cheque or bank transfer. So, ako po, meron naman akong bangko, hindi ko alam kung bakit cheque ang pinili ko. Kaya ito po, sa bahay ko po ito dumating. So, ayun, check ang pinili nyo. Kapag check po ang pinili nyo, ito may problema. Pero pag bank transfer, walang problema, mabilis lang po. So, ito po ay para sa mga check ang pinili na kagaya ko. Kwento ko lang po. Once na check po ang pinili nyo, so sabi ko nga kanina, darating sa inyo yung check na nakapangalan sa inyong channel. So, paano ang gagawin nyo? Ito na, ang dumaking problema. Kasi ako po, alam ko naman na kapag ka hindi nakapangalan sa totoong pangalan mo ang cheque, hindi mo pwedeng ipasok sa account mo. So, tumawag po ako ngayon sa bangko ko. So, tinanong ko, ate, pwede bang ipasok ko yung YouTube channel na pangalan dun sa bank account ko? So, ang sagot nila, hindi pwede. Kailangan po nakapangalan sa akin. So, sabi ko, paano mga requirements? Kasi alam ko talagang ganun ang Google AdSense na kapangalan sa YouTube channel. So, ang sabi ng banko, pwede naman, kaya lang maraming requirements. Number one is, kailangan ng affidavit na kailangan ay ikaw at yung YouTube channel mo ay isa. Pangalawa, may mga investigation pa rin yun para pagpapatunay na ikaw talaga yun para i-accept yung ano mo. So, masalimut, di ba? Pero kung ang banko ang pinili mo, walang ka-problema, doon na siya. So, yun na, na-release po yung cheque ko is October 25. So, dumating dito, wala pang November, mabilis lang po siya, siguro mga less than 2 weeks. And, isip ko na po paano ang gagawin. So, ang isang paraan pa po para magamit po yung cheque is through Citibank, kasi Citibank po ang banko nila. So, saan may Citibank? I'm from Bulacan. Luluwas pa ako para lang dito na hindi naman kalakihan, although syempre sayang din. So, ang hirap po lumuwas ngayon lalo pandemic. So, talagang nag-research na search ako kung ano ang dapat gawain. So, hihintayin mo nga lang po ang 60 days or 2 months para po, kasi doon sa Google AdSense mo, pwede mo ma-check yung sweldo mo, di po ba? So, nakalagay doon kung issued or hindi pa issued yung check mo. So, nakalagay doon is issued na and nakalagay yung date doon. Sa akin po, sa case ko is October 25. So, December 25 yung 60 days niya. So, I've learned from YouTube also na pag hinahintay mo siya, automatic na nakalagay doon yung issued, magiging reissue. So, kailan lang po natin na i-reissue yung check natin. But, before that, bago nyo po i-reissue, baguhin nyo muna po yung inyong nakalagay doon sa kung saan siya pwedeng pumasok. So, sa akin po, meron akong bank account. So, pinilitan ko na po yung check, ginawa ko na pong bank transfer. So, kung sa mga wala pa pong bank account, better po na mag-apply na kayo ng bank account para po automatic doon na siya sa account nyo. So, ako may bank account ako, nag-fill up na po ako. Tinanggal ko na yung check and then nilagay ko na yung banko para automatic na siya doon. So, after 60 days o kapaskuhan, nakita ko may reissue na nga siya. So, I click the reissue. So, I click the reissue nung araw na yon.
So, sa mga napapanood ko kasi, sabi nila, everyday nila chine-check, nakikita nila pa rin yung reissue. So, sa case ko po, isang beses ko lang siya nakita, nung sumunod na araw, nakita ko na naman niya, issued yung check. Sabi ko, so, paano to? Parang mali niya naman yata. At inisip ko pa rin, lagi ko siyang chine-check. Ang nakalagay doon is, na-issued na rin yung check eh. Yung dati pa rin, ito pa rin po, na-check eh. So, inisip ko pa rin, paano ko magagamit? Sayang naman, kahit na maliit yung account, yung sweldo ko. Sayang naman, kasi actually po, itong sweldo ko is naubos na. Kahit na hindi po pa siya napapa-encash kasi na-promise ko po sa sarili ko na once makasweldo ako, yung first sweldo ko is ipapakain ko, ipambabloat ko po dito sa aming paligid. And fortunately po, nagpa-Christmas party po ako sa mga bata rito, sa mga tinuturuan po ng anak ko sa ng Bible study. May Christmas party kami. Yun po, ginastos ko po doon yung pera. Kahit na wala pa. So, nahinayang naman ako. So, nag-isip ako kung paano gagawin ko. So, naisip ko na i-click ko na lang yung help sa Google AdSense. And yung issue ko is itinype ko doon. So, sabi ko na, please, can I have the reissuance or can I reissue my check? Hindi ko na sinabi yung dahilan, basta yun lang ni-request ko. Yun lang, twice ako nag-email. And after 2 days, chinek ko ulit yung Google AdSense ko. And fortunately, nakalagay na doon na stop payment na yung aking cheque. So, yay! Yan. So, na-stop na siya. And, yan. And after 2 days po, yan, naalala ko na naman na i-check ulit si Google AdSense. So, yay! Fortunately, ito na po ang nakasaad sa kanya. Na-release na ulit yung sweldo dun sa account na yon. So, chinek ko po yung bank account ko and ando doon na siya. Yay! After almost 3 months, nakuha ko na rin po yung pera. Nakasweldo na rin ako. Thank you, Lord. Thank you, Google. Thank you, YouTube. Thank you, Google AdSense. Salamat, salamat sa lahat. At nakasweldo na ulit ako. Ito na, ito, check na to. Souvenir ko na lang po siya. Salamat, salamat po sa tiwala, salamat sa mga subscribers ko, kahit na medyo tamad-tamad akong mag-YouTube ngayon, at mag-record, at mag-vlog, pasensya na po. Please bear with me, makasipagit din ito ako. Thank you so much po. Maraming maraming salamat po. To God be the glory. Bye! And sa mga hindi po nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe na po kayo. Ma'am Sally Vlogs. Pakiclick na rin po yung notification bell para ma-notify kayo kapag nakasinipag ulit ako mag-vlog. Thank you again. Ay, sana po nakatulong ako kahit papaano sa mga bagong YouTubers na kagaya ko. Happy New Year and ingat-ingat po tayo sa pandemic, sa Omicron variant ng COVID-19. Bye! Love you all. God bless.